Não, meu Deus, é que não. Hello guys, may pag-uusapan tayo dito sa vlog na to. Tatanungin ko yung mga kasama ko dito sa bahay. Kung ano ba ang pinagkaiba ng Macau sa Pilipinas? Pinagkaiba ng Macau sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag sumakay ka ng mga sasakyang pangpasada or transportasyon. Hindi, sa Pilipinas kasi ang pinagkaiba rito sa Macau, sasakyan, yung pangpasada. Kasi sa atin, 'di ba, kapag sumakay ka halimbawa tricycle or jeep, sasabihin mo sa driver, "Manong sa tabi lang." Oh, ganun, 'di ba? Dito sa Macau hindi. Meron ditong sarili-sariling bus stop, bus station. Kung ang bahay mo eh medyo malayo pa sa mismong bus station, doon ka nila ibababa. Ikaw na lang ang mag-a-adjust, ikaw ang maglalakad. Hindi pwede na sabi mo, "Para po." O, ganon. Hindi pwede yung ganon. Tapos, ang mga bus dito, merong push button. Pipindot ka lang. Tutunog na yun. Sabihin nung kung ano yung dadating na next station ng bus, doon siya titigil. Tapos, tapos na. Tapos, baba ka na, syempre. Tatanungin ko yung iba kong kasama rin sa bahay ko, ano opinion nila tungkol dyan. Tiga! Ano? Ikaw, ano masasabi mo? Saan? Ano pinagkaiba ng Macau sa Pilipinas? Spilling man, ah. Bakit? Spilling. Spilling man nga. Siyempre, ang Macau nagsimula sa letter M. Pilipinas man sa letter P. Dali tapos, nga! Tapos, tapos, ang pinagkaiba nila, salita man, Cantonis man, Tagalog man tayo, may Bisaya doon. No? Di siyempre, iba-iba lahat. Kung ko ilabot kita. Mayaw, mayaw, mantay. Mamantay mo. Ibig sabihin ba yung culture nila sa culture natin? May ganun-ganun ang loob. Hindi. Hindi kasi dito, guys, kapag ka umaga, pag nakakita ka ng mga incheck, gumaganon sila, "Josan, bumabate, tas nabaw." Mm-hmm. Yun ang ibig niya sabihin ni Gaston. Ito kasi talaga, paloko-loko to sumagot lagi. Ano pa masasabi mo, Tiga? Bit ang mga tao dito. Kala mo nag-aaway, di puta, yun pala nagbibiroan ng mga lite. Ganon din ah. Sa pagkasungit, man naman matanda dito. Sa'yo lang. Bakit nasungit? Kailangan, pag bumili, pag natingin ka ng paninda nila, kailangan mo bili na. Kasi pag hindi mo binili, magagalit. Lechawa. Mochi na. Lay mochi na ichaw. Chisin. Chisin, tiw na ma. Tapos marami dito ng mga noodles. Hindi, ganun nga talaga rito, guys, kapag ka noodles, bibibiling ka, lalo't matatanda yung tindero or tindera, masusungit sila. Kailangan lalo pag bumili. Hindi mo kalahi. Pag hindi mo kalahi, galit sila sa'yo. Sabihin ko, "Di mo bibilihin, huwag ka lang bumili." Tapos meron isang shop dito na kapag bibili mo yung isang items, pera muna bago mo kukunin yung items. Ganun sila. Bawal mamili. Oo, bawal mamili. Bawal ka na lang, bibili ka, di puta. Bawal ka mamili ng malaki, maliit. Oo. Ikaw, yung nadampot mo. Yun na yun. Yun na yun. Mm-mm. Ganun dito, ka, ganun dito, guys. Kaya walang rapist dito, si Gaston lang ang rapist. Oh, yun tala, yung pa nga. Yung pa isang maganda rito sa Macau. Hindi ka matatakot maglakad ng hati. Sa atin kasi, lumabas ka ng mga alas 9, alas 10, o kahit nga anong oras pa, maaga-aga pa. Nakakatakot na, lalo't may makakasalubong ka mga lasing. Ito guys, ang daming lapsap dito, maraming motor sa baba. Oo man ah. Hindi uso dito ang walang gasgas na motor. Oo. Doon muna tayo sa ano, pag nalabas ng gabi. Sige. Dito kasi guys,
mga kahit hanggang alas 12, alam, madaling araw, hanggang umagahin ka, hindi delikado. Sa atin, ano mangyayari sa'yo? Boom! Gangster ka. Mapapatay ka. Kinabukasan, may Saraganyos Live. Ano niya na subong sa kinitsang talan? May nakitaan na katay, yung logo sa nagliga niyang gabi. Dead on arrival. Gusto. Uy, ang camera yung nagalaw. May babae na kagpuhay, sigilin ng dad. Tapos ano yung sabi mo to, Shay? Ano pa yung sinabi mo, Isha? Sa dami nga ng CCTV, hindi nakakatakot. Oo. Yung bawat kasi ganun kasi dito. Bawat iskinitang daanan mo, may camera. Mm-hmm. Sa dami ng camera dito. Kailangan pag nadaan ka sa camera, sasayaw ka. Hindi, dito sa dami ng CCTV. Hindi delikado, hindi kumpara sa Pilipinas. Kaya ako dito, pagdaan ko ng CCTV. Pag kumawa ka ng krimen dito, masusundan ka. Pag kumawa ka ng krimen, ganito yun muna. Bong, tiyan! Yeah, dito. Pag ito natokin mo si bate, may gano'n. Tapos sabay sa camera, dito madaling matrace. At saka, hindi kagaya sa atin na halimbawa, Manila, luluwas ka ng Luzon, ganyan. Or Bisaya. Nakakalabas dito, Macau kung Macau lang, hindi ka pwede lumampas sa border gate kung wala ka din lang documents na hawak. Pupunta ko ng China. Yun ang kagandahan talaga sa Macau, safe ang mga tao. Tapos dito, talangin ko naman yung isa namin kasama. Busy yun! Lalabas tayo ng aming kwarto. El, ano masasabi mo? Ano pinakaiba ng Macau sa Pilipinas? Palagi hangout. Ito yun. Muntik na ako bumaligtad sa escalator sa Pinas. Dahil dito, imbis na pababa kanan, kaliwa, pabaligtad. Mm-mm. Kaya kapag hindi ka aware, mauhulog o magbabaligtad ka talaga. Oo nga. Pero masaya sa Macau. Siyempre. Mari nang sinabi na ito, Jel. Kasi dito, yung sasakyan, yung manubela, nasa kaliwa. Hindi kagaya sa atin na nasa kanan. Kaya, yun din ang pinagkaiba. Diba? Ang sasakyan dito. Pakaliwa. Pakanan. Oo, ang sasakyan dito, ang manubela. Kanan. Kaliwa. Kanan. Paliwa ang manubela dito. Sumakay ka ng bus. Kanan pala. Kaliwa sa atin. Oo, yun. Sip man ako, ah. Tapos dito man ay, mag-load ka ng MP, mga babae ka na pagkakis. Ang tawag ito? Show your QR code and then... Ganon din, parang... Dito, parang, di ba sa atin sa Pinas, may GCash. Ganon din dito, kaya lang, ano, MP ang tawag. Tapos kung sa Pilipinas may Lazada, dito naman ay may... Taobao! Itaw! Ibay! Ano pa? Ano pa isa? Meron pa eh. LBC! Napagkwentuhan natin ang pinagkaiba ng Macau at ng Pilipinas. So, goodbye guys! Mga kikinig namin kwentong aswang. Guys, so, yun lang guys. I hope may guys, nalaman kayo. Guys, gusto mo makakita ng purple rain. So, yun lang guys. Yun lang mga guys. So, gusto nyo bang makakita ng mga guys, kuweba guys. So, yun lang guys. Oh, kumain ka, mag-ending na nga. So, yun lang guys. Yes, guys. Ay, kwento mo pa yung ano, dali. Ay, yung pulube. Yeah. Yung pulube dito sa mga. Nagbibenta ng laptop. Tsaka dito, guys, merong pulube. No, guys. Kukwento ko sa inyo. Merong pulube dito na in-check. Pero, magaling siya mag-English. Bibihira dito ang mga in-check na marunong mag-English. Pero yung pulubi dito, ang galing niya mag-English. Tapos, namumulot siya ng kung ano-ano, binibenta naman niya ng mga mura lang. Tsaka dito, pag mga di na ginagamit or medyo luma na, minsan naman bago pa,
tinatapon na nila, pwede mong pulutin. Sa atin, walang ganon. Sa atin, tinatapon basura na. Dito, hindi. Mapapakinabangan mo pa. Yung ibang gamit namin dito sa bahay, pulot lang. So, malaki talaga pagkakaiba ng Macau sa Pilipinas. Masarap dito kung sa masarap. Dahil... Dito, masarap kasi. Kahit saan ka pumunta, makakapag-cellphone ka man, ah. Oo, yung pa nga. Tapos, guys. Masarap din dito tapos, kasi. Tapos, guys, sa mga gold dito, tag-isang kilo. Kahit isuot mo yan sa labas, walang hihila sa iyong maliig. Oo. Samantala man sa Pilipinas, man Diyos ko, isang gramo lang pag umi mo, wala ka ng daliri man. Yung pa, guys, yung pa. Yes, guys. Ang ginto rito, alahas or kung ano man, kahit ganong kakapal pa yung pagsunot mo, walang hahablot sa'yo, walang loko rito na i-snatchin sa'yo, yes, wala, walang ganon. Yes, guys, that's true. And then, sa Pilipinas, putol na leeg mo. You can use your phone anywhere, anytime, oo, all the time. Dito sa bus, may internet, pwede kang kumunik. Yes. Sa mga park, pwede kang kumunik. Sa hotel, sa mga restaurant, free wifi dito. Kaya talagang maganda ang gobyerno nila kumpara sa atin. Pero syempre, yun ang bansa natin. Syempre gusto natin yun. Kaya lang, andito ang trabaho. Kaya, tiis-tiis lang muna. Hindi makapagbakasyon. Stay muna kami sa Macau. Tapos? Oh, ano pa masasabi mo? Ang masasabi ko lang, walang himala! So yun lang guys, naikwento namin ngayon sa inyo, nasabi namin ngayon sa inyo kung ano pinagkaiba ng Macau sa Pilipinas. Thank you for watching!